Nagsisimula ang pelikula sa isang mabilis na paghabol, habang ang dalawang kriminal na nakasuot ng clown na costume ay nagtangkang tumawid sa Mexico. Ang isa sa kanila ay nasugatan, habang dinadala ang isang bag ng pera. Ang pagtakas ng kotse ay lumihis sa kalsada, napapalapit sa hangganan, habang ang driver ay nagmamaneho sa kahabaan ng pader, naghahanap ng anumang paraan upang makarating sa kabilang panig. Ang mga magnanakaw ay tinutugis ng Mexican Federal Police at ng US Border Patrol, habang tinatangka nilang tumalon sa pader gamit ang kotse. Kapag ang sasakyan ay bumagsak at lumapag sa Mexican border, ang paghahabol ay natapos. Si Officer Vasquez ng Mexican Federal Police at sibil ng United States Border Patrol ay parehong sumang-ayon, ang mga nagkasala ay huhulihin ng mga Amerikano. Nang mapansin ni Vasquez ang isang sako ng pera sa backseat, nakipag-deal siya kay Bill, at ginamit niya ito bilang pagkilos para ibigay niya ang mga kriminal. Bilang resulta, ang American Border Patrol ay umalis na walang dala, habang ang dalawang hindi kilalang cowboy ay nagmamasid mula sa isang ligtas na distansya. Gumagamit si Vasquez ng mga modernong pamamaraan ng pulisya ng Mexico sa driver, ngunit hindi niya matukoy kung sino siya. Tukuyin natin ang driver bilang si Gringo, dahil hindi niya ibinubunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Si Vasquez at ang kanyang kasama, si Romero, ay tumatanggap ng pera at dinala si Gringo, na matagumpay na nagbigay sa kanila ng hindi nababasang mga fingerprint. Dinadala nila siya sa isang kulungan pagkatapos ng proseso, na isang masikip na marahas na kulungan, kung saan doon nakakulong ang mga may marahas na kasalanan, at mukhang walang regulasyon. Di nagtagal, inatake siya ng isang gang ng mga bilanggo, tinangka na nakawin ang kanyang sapatos, at brutal siyang inaabuso. Kasunod nito, ang mga nakakulong ay pinuntahan ng warden, na ipinaalam sa kanila na sila ay dadalhin sa pangunahing bilangguan, sa El Pablito. Di nagtagal, dumating ang isang official counselor ng Amerika na si Jack, at nagtanong tungkol sa bilanggo ng Amerika, kung saan siya ay tumugon na mag-uusap sila mamaya at ayusin ang mga bagay-bagay. Kahit na hindi ito ang unang pagkakataon ni Gringo sa kulungan, naguguluhan siya nang dalhin siya ng mga ito sa Genpop. May mga tindahan, food court, at tattoo parlors. Napansin niya ang lalaking umatake sa kanya sa kulungan habang sinusuri ang bilangguan, at sinundan siya. Hinihila ni Gringo ang kanyang mga paa palabas ng banyo, at nawalan ito ng malay. Pagkatapos matiyak na walang nakakakita sa kanya. Inagaw niya ang kanyang baril at mga gamit, itinago ang baril sa isang banyo, at tumakas dala ang kanyang pera at isang high-end na relo. Pagkatapos ay bumalik siya sa loob kung saan nagkalat ang mga bilanggo sa maruming lupa, at nakatulog. Ang mga bilanggo ay inihahatid para magtrabaho sa pasilidad ng pag-recycle ng mga plastic at iba pang bagay kung saan si Gringo ay inatake ng ilang armadong gwardya, habang kumukuha ng dugo ang isang nurse para sa isang hindi malaman na eksperimento. Nang maglaon, nakita niya ang isang lalaki na naka-bathrobe at dalawa sa kanyang mga tauhan sa isang penthouse. Napagtanto niya na malamang na sila ang namamahala sa lugar na ito. Sa maliit na bayan na ito, nalaman niya na pwedeng makalaya ang mga bilanggo gamit ang pera. Upang magsimula, binibigyan niya ng pera ang mga gwardya upang walang aatake sa kanya, at gawin niya ang kanyang trabaho. Si Gringo ay dumaan sa karamihan, at natuklasan ang kanyang unang proyekto, ang pera na nakatago sa drug den. Nagnakaw siya ng isang lata ng mantika at ginamit ito upang sunugin ang isang food court na epektibong nakakagambala sa mga manunood, habang iniiwan ang pera na walang bantay. Nagagawa niyang magnakaw ng pera, at umalis habang ang lahat ay nagmamadali upang patayin ang apoy. Isang 10 taong gulang ang lumapit sa kanya habang pinapanood niya ang pagsunog ng kariton, at humihingi ng sigarilyo. Nang tumanggi si Gringo, ibinunyag ng bata na nasaksihan niyang kinuha niya ang pera, at binyantaan siyang isusumbong kung hindi niya siya bibigyan. Ang batang lalaki ay nakatira sa bilangguan kasama ang kanyang ina, at sinasabing siya ay espesyal. Sinabi rin niya na ang sino mang may sapat na pera ay maaaring manirahan sa loob ng bilangguan kasama ang kanilang pamilya, ibig sabihin, ang mga hindi bilanggo ay malayang pumunta at umalis ayon sa gusto nila. Habang nagkakakilala sila, nakita siya ng nanay ng bata na naninigarilyo, at pinauwi siya sa bahay. Kasunod nito, binisita ni Jack si Gringo upang tulungan siya sa pagtakas mula sa bilangguan. Si Gringo, gaya ng dati, ay nagbibigay sa kanya ng hindi totoo na pagkakakilanlan at maling kwento, habang sinasabing wala siyang ginawang mali.
tinanong ni Jack ang kanyang salaysay, at naramdaman niyang isa siyang profesional na manluloko, na binanggit kung paano niya sinunog ang kanyang fingerprint. Hindi sila makapagtrabaho ng magkasama dahil sa kawalan ng katapatan, kaya naghiwalay sila, na pinaplano ni Gringo ang kanyang sariling pagtakas, at nangako si Jack na alamin ang katotohanan tungkol sa kanya. Nagrenta si Gringo ng isang maliit na kwarto mula kay Carnell, ang ahente ng real estate ng bilangguan. Mamaya sa gabi, ang hari ng bilangguan ay nagbibigay ng isang marangyang salo-salo para sa mga espesyal na bilanggo, kumpleto sa mga nakamamanghang party na babae. Sumilip si Gringo sa bintana, at nakita ang warden sa loob, ngunit lumapit sa kanya ang ina ng Mexican na bata. Tinitigan niya ng mabuti si Gringo, bago lumapit sa kanya at hinimpa siya sa panga. Kinaumagahan, binarilang isang bilanggo sa loob, dahil sa pagsubok nito na tumakas na nagpapakita na ang pagtakas ay hindi isang opsyon. Nang lumapit ang bata kay Gringo, pinag-usapan nila kung paano nagtatrabaho ang ina ng bata para kay Javi, ang hari ng bilangguan. Ipinaalam din niya na si Caracas, ang kapatid ni Javi, at si Carnell, ang kanyang pinsan, ay mga tauhan ni Javi. Si Javi ay may kontrata sa mga awtoridad, at maaaring umalis kung kailan niya gusto, ngunit kahit ang hari ng bilangguan ay dapat bumalik upang tapusin ang kanyang termino. Nang tanungin niya ang bata tungkol sa salitang espesyal na binanggit niya kanina, at ang kinuha nilang sample ng dugo mula sa kanya, hindi makasagot ang bata. Samantala, hinahanap ni Jack si Officer Vasquez at ang kanyang kapareha para malaman pa ang tungkol sa kaso. Nadiskubre niya ang mga ito na pumunta sa bahay aliwan at nagsasaya, kaya naghinala siya. Sa araw ng pagbisita, ang bata ay nakikipag-away sa isa pang bata, habang ang kanilang mga kaedad ay masayang nanonood. Lumapit sina Javi at Caracas, at inutusan ni Javi ang huli na itigil ang pag-aaway ng mga bata. Napansin ni Gringo ang pag-alis ng batang lalaki na may tinatagong kutsilyo sa kanyang damit, at sinundan sila, na tila papatayin niya si Javi habang sila ay naglalakad. Kinausap siya ni Gringo, nagtataka kung bakit gusto niyang patayin ang lalaki. Pagkatapos ng isang emosyonal na pag-uusap, isiniwalat ng bata na pinatay ni Javi ang kanyang ama, upang kunin ang kanyang atay. Si Javi ay may napakabihirang uri ng dugo, napakabihira na sinusuri nila ang lahat ng mga bilanggo para malaman nila kung may bilanggo na kapareho sa dugo ni Javi, at sa ngayon, ang bata at ang kanyang ama ang tanging magkatugma, ito ang dahilan kung bakit ang bata ay kapansin-pansin. Inalagaan siya ni Javi para magamit niya ang kanyang atay kapag kailangan ng bago. Ang impound yard na may escape car ni Gringo ang susunod na misyon ni Jack. Natuklasan niya ang dalawang cowboy mula sa simula ng pelikula na naghahalungkat sa sasakyan para sa kanilang ninakaw na pera. Tinutukan nila siya ng baril, ngunit maaari niyang kumbinsihin ang mga ito na magbayad ng isang disenteng halaga bilang kapalit ng pag-alam kung nasaan ang pera. Nang maglaon, nag-host si Javi ng isang wrestling match na dinaluhan ni Gringo at ng bata. Dumating din ang ina ng bata, at inanyayahan si Gringo na uminom ng beer, ngunit tinawag siya sa opisyal ng bilangguan at ipinaalam kay Gringo na mayroon siyang bisita. Dumating na ang mga opisyal na sina Vasquez at Romero para alamin kung saan nanggaling ang pera, at kung sino ang may-ari. Tinangka nilang takutin siya para magsalita, ngunit ipinaalala ni Gringo sa kanila na sila ang nasa panganib, at dapat silang umalis. Kinabukasan, nag-ayos si Gringo at ang bata ng isang plano para linlangin ang mga tauhan ni Javi, na kinabibilangan nina Carnell at ang kanyang kalaro na si Carlos. Lumakad ang bata sa kanila, ipinagmamalaki ang dating ninakaw na relo. Nang mapansin ito ni Carlos, hinabol niya ang bata sa eskinita. Sinamantala ni Gringo ang pagkakataon at kinuha ang wallet ni Carnell. Nang maglaon, inanyayahan ng ina ng bata si Gringo para uminom ng beer. Madamdamin silang nagkukwento tungkol sa dati nilang kapareha. Inilalarawan ni Gringo kung paano siya nawala ng asawa dahil sa kanyang kasosyo sa negosyo na si Reginald Barnes, at kung paano tumstigo si Barnes laban kay Gringo sa korte, at sinentensyahan siya ng pagkakulong. Nagpatuloy siya sa pagsasalaysay ng isang kamakailang panaginip kung saan kumakatok ang dalawang lalaki sa pintuan ni Reginald at pinatay siya. Bilang tugon, ikinuwento niya ang tungkol sa Bambi blood ng kanyang yumaong asawa at anak, isang 1 in 500 million blood type. Nangako si Gringo na aalagaan ang kanyang anak. Samantala, pumunta si Caracas kay Carnell upang kolektahin ang sweldo ng mga bilanggo, at nakita niya ang droga sa ibabaw ng mesa.
Sinabi niya kay Caracas na may kumuha sa pera, ngunit ang kanyang kakilakilabot na imahe bilang isang adik ay higit sa kanyang mga akusasyon, inilalagay siya sa isang mahirap na posisyon na maaaring ibalik niya ang pera o mawalan siya ng trabaho. Siya ay nagsimula sa isang galit na lasing sa paghahanap sa bata, kasama si Carlos. Si Carnel ay pumasok sa kanilang tahanan at brutal na binugbog siya, habang ang kanyang ina ay humihikbi nang walang magawa. Kapag hindi niya mahanap ang kanyang pera, nagpa siya siyang salakayin ang babae. Samantala, nakatambay si Gringo sa kanyang silid nang tanungin siya ni Carlos. Naiintindihan niya na mayroong mali at tumakbo patungo sa banyo at kinuha ang nakatagong baril. Nagpaikot-ikot siya sa kanyang pinagtataguan at pinagbabaril ang lalaki. Si Caracas, sa kabilang banda, ay dumating sa pinangyarihan at pinahinto si Carnel. Habang lumalala ang sitwasyon, lumaban si Carnel at nagtagumpay si Carnel na talunin siya, ibinagsak siya sa lupa at naghahanda na patayin siya. Pagkatapos ay iniligtas ni Gringo si Caracas, ang bata, at ang kanyang ina, at dinala siya sa isang holding cell. Galit na galit si Javi habang itinutok ang baril, at ipinaliwanag ni Gringo kung paano niya nailigtas si Caracas, at ang bata na napakahalaga sa kanya. Nang makita ni Javi na may alam ang bida tungkol sa kanya, nagpa siya siyang buhayin siya at alamin ang higit pa tungkol sa kanya. Nang maglaon, nakatanggap si Gringo ng isang tawag sa telepono mula kay Jack, na nag-aalok na tulungan siyang kunin ang pera bago pa mahuli ang lahat, kapalit ng pagbawas sa mga nalikom. Sa halip, sinusubaybayan ni Gringo si Caracas, at ipinaalam sa kanya na nagnakaw sina Vasquez at Romero ng 2 milyong dolyar mula sa kanya. Nilinlang niya si Caracas na ibalik ang kanyang pera, at humingi lamang ng 10% nito, na nangangatuwira na ang pagkakaroon ng kanyang pera sa mga kamay ni Javi ay mas mabuti kaysa mawala ang lahat. Sa kasamaang palad para kay Caracas, ang may-ari ng pera, na si Frank Fowler, ay nakakuha na ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng mga tiwaling pulis, salamat kay Jack. Ang mga opisyal ay bunihag ng 2 cowboy mula kanina. Sinasabi ni Frank na mayroong 4 na milyong dolyar, ngunit natuklasan lamang ng kanyang mga tauhan ang 1.7 milyon at 2 sasakyan sa labas. Dumating ang mga tauhan ni Javi habang handa silang patayin si Vasquez, pinatay ang lahat at sinamsam ang pera. Sa kabilang banda, binayaran ni Jack ang mga gwardya ng bilangguan sa ngalan ni Frank upang protektahan nila ang kanyang mga tauhan. Si Gringo, ang bata, at ang kanyang ina ay tinambangan sa bakuran ng bilangguan ng 3 cowboy. Nagsimulang lumaban si Gringo, pinatay ang 2 sa mga cowboy at ang bantay sa itaas. Ang huling cowboy ay naghagis ng granada sa kanya, ngunit ibinalik niya ito sa hangin, at sumabog ito. Nakaligtas sila kahit papaano sa patayan na hindi nakayanin ng marami. Pagkatapos nito, nagbanta si Javi na papatayin si Gringo kung hindi niya ibunyag ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Inanunsyo ni Gringo ang kanyang sarili bilang Reginald Barnes sa pagkakataong ito. Dahil alam nilang pareho na hindi ibibigay ni Frank ang kanyang pera, nag-aalok si Gringo na pumunta at patayin siya kapalit ng kanyang kalayaan. Pumayag si Javi, pero pinayuhan siyang lumayo sa bata at sa ina nito. Pagkatapos makitungo kay Frank, binigyan ni Javi si Gringo ng lisensya sa pagmamaneho, at nagpadala ng 2 hitmen para patayin siya. Hindi nagtagal, ipinaalam ng warden kay Javi na plano ng gobyerno na isara ang bilangguan, dahil sa pamamaril na nangyari. Kinausap niya si Caracas saglit, at dahil nakaramdam siya ng panghihinakamakailan, at halos tiyak na mangangailangan siya ng liver transplant sa lalong madaling panahon, nagpa siya siyang ipagpatuloy ang pamamaraan bago maging huli ang lahat. Nakarating si Gringo sa mga pulis sa hangganan gamit ang isang peking ID, at nakahanap ng trabaho bilang isang secretary. Nakipag-ugnayan siya sa shipping magnate na si Thomas Kaufman, at sinasabing siya si Clint Eastwood upang mag-set up ng isang pulong. Kasunod nito, sinundan niya ang mga hitmen ni Javi at naglagay ng cheeseburger sa tambocho ng kanilang sasakyan. Kapag huminto sila para mag-imbestiga, agad niya silang pinapatay. Samantala, ang ina ng bata ay nagmasid na may takot habang binibisita siya ng doktor ni Javi, na nagpapahiwatig na malapit na ang transplant. Nagmamadali siyang pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan, itinago ang bata sa isang butas sa dingding, at inutusan itong manatili doon hanggang sa matapos ang lahat. Hindi nagtagal, dumating ang mga tauhan ni Javi at itinali siya sa isang madilim na silid. Inabuso nila siya ng walang awa upang magsalita kung saan ang kanyang anak. Habang nagpupumilit siyang mapanatili ang kamalayan, napansin niyang dumating ang kanyang anak upang iligtas siya.
Tumayo siya ilang talampakan ang layo mula kay Javi, hawak ang isang matalim na kutsilyo sa kanyang kamay, at sinaksak ang sarili sa atay ng ilang beses, sa pag-asang mailigtas ang kanyang ina. Sinugod nila siya sa istasyon ng nurse upang mapanatili ang kanyang atay. Nagpa siya silang magsagawa ng operasyon mamaya sa gabi, kapag ang kanyang kalusugan ay naging matatag. Sa ibang lugar, ginagawa ni Gringo ang kanyang panukala. Tinawagan niya ang kinatawan ni Frank, at tinanong kung maaari siyang makipagnegosyo kay Frank para akitin siya palabas ng pagtatago, habang ginaya si Kaufman. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, tinutukoy ng kinatawan na ang pakikipagpulong sa isang matagumpay na negosyante ay kapaki-pakinabang, at pumayag siyang makipagkita sa kanya sa susunod na umaga sa opisina ni Kaufman. Nang maglaon, kinumbinsi niya si Frank na hayaan si Kaufman sa kanyang pakikitungo sa narcotics. Kinaumagahan, dumating si Gringo sa pulong na may dalang payong, na kinilala ang kanyang sarili bilang si Reginald Barnes, ang kanyang pinagtaksilin na dating kasosyo, at nagpapanggap na secretary ni Clint Eastwood. Pinatulog niya si Mr. Kaufman at inilagay siya sa banyo, pagkatapos ipaalam sa sekretarya na papunta na si Mr. Eastwood at dalawang kasamahan. Nang dumating si Frank at ang kanyang kinatawan, maling natukoy sila ng sekretarya bilang mga kasama, at pinahihintulutan silang pumasok. Pagkatapos ay ginulo sila ni Gringo sa pamamagitan ng pagpipinta sa dingding, bago naghulog ng dalawang pampasabog sa ilalim mismo ng kanilang mga paa at ginagarantiyahan ang kanilang pagkamatay. Siya ay tumakas habang pinipilit siya ng mga sprinkler na gamitin ang kanyang payong, at natuklasan si Kaufman ng kanyang sekretarya na buhay pa. Kailangan hanapin ni Gringo ang isang huling alas na ang nakakaalam ay si Jack, bago ibalik ang pera. Natuklasan niya itong lasing at nagsasaya sa isang patutot. Iginapos siya ni Gringo sa isang upuan at sinimulang tanungin siya. Hindi gaanong kailangan para makapagsalita siya, mabilis niyang inamin na inooperahan si Javi, at isasara ang kulungan sa gabing iyon, ibig sabihin ay hindi na niya makikita muli ang kanyang pera kung hindi siya makakapasok doon. Matapos matuklasan ang lokasyon ng kanyang nabanggang sasakyan, inagaw niya ang rifle at badge ng huli, at nagmamadaling lumabas ng silid. Sa gulo ng mga armadong sasakyan na handang pumasok, humigit kumulang 200 pangkat ng militar at mga espesyal na puwersa ang nagtipon sa El Poblito upang buwagin ang bilangguan. Habang nagdudugtong ang militar sa loob, sumiklab ang mga kaguluhan. Si Javi ay sumasailalim sa operasyon, habang si Caracas at ang kanyang mga tauhan ay nagtatanggol sa surgical room. Dumating si Gringo gamit ang badge ni Jack, at sinubukang hanapin si Javi. Sa mga labanang sumiklab sa bawat lugar ng bilangguan, hindi ito magiging madali. Kapag nahanap niya ang pera sa isa sa mga gusali, napipilitin siyang gumawa ng isa sa pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay, kunin ang pera at tumakas, o manatili at iligtas ang bata. Pagkatapos ng ilang deliberasyon, pinili niya ang pangalawang pagpipilian, at nagmamadaling pumunta sa silid ng operasyon. Sinubukan siyang pigilan ni Caracas, ngunit pumasok si Gringo sa loob tulad ng handa nilang kunin ang atay ng bata. Nagbanta siyang papatayin si Javi kapag hindi dinala ni Caracas ang ina. Isa sa mga nurse ang tumutok ng baril kay Gringo, nagkunwaring hinuhuli siya, na nagpapahintulot kay Gringo na barilin si Caracas at ang kanyang mga bantay. Sinugod nila ang bata sa isang ambulansya, at dinala ni Gringo ang kanyang pera. Tumakas silang nakabalat kayo bilang mga medik sa ambulansya, na iniwan si Javi na mamatay. Kinukuha ni Gringo ang natitirang 2 milyong dolyar na nakatago sa kanyang sasakyan sa impound yard. Sila ay tumatakas patungo sa isang magandang beach kung saan sila ay namumuhay ng walang pakialam. Sa kalaunan ay sinusubaybayan at pinatay ni Kaufman ang totoo na Reginald Barnes, tinutupad ang pantasya ni Gringo, at itinatag ang kanyang utopia. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.